Ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Misa para sa dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ipagpasalamat natin ito sa Diyos, hilingin natin na tayo ay matulad din sa Kanya. Upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna sa ating mga kasalanan. Iyuko natin ang ating ulo. Panginoon, sa mga pagkakataon na kami nagkasala, lalo pat ang kasalanan namin ay nakasakit ng aming kapwa, humihingi kami ng awa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Hesukristo, sa mga pagkakataon na kami nagkulang kaming magpakabuti, humihingi kami ng awa. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. At Panginoon, sa aming mga intensyon, lalo na yung maging lagi sana naming intensyon, yung mas mapalapit kami sa kalooban mo, Panginoon. Humihi kami ng awa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos. Patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Puri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, tinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipapuri ka namin, pinasasalamatan kapurihan, Panginoon Diyos, Hari ng langit, isamang makapangyarihan sa lahat. Panginoon Hesukristo, sa lahat ng salibot.
sa kasama ng Espiritu Santo sa kanakilaan ng Diyos. Sama. Natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon, kasama ng intensyon ng mga nagpapamisa ngayon, mga kasama natin, nagsisimba. Pagdasal natin ang mga OFW, ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila. Pagdasal natin ang kaarawan ni Lamberto Reyes Sr. Pagdasal natin si Alona Alcaraz, ang kalusugan ng ating mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo po ang iyong angkan sa landas ng kaligtasan at sa pagsunod sa initunuro ni San Juan Bautistang nangunguna sa daan, marating nawang walang hadlang ang kanyang ipinangaral na Panginoon naming si Jesucristo, asama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw ni Josias, sinabi sa akin ng Panginoon, pinili na kita bago ka ipaglihi upang maging propeta sa lahat ng bansa. Sinabi ko naman, Panginoon, hindi po ako marunong magsalita. Bata pa po ako. Subalit sinabi niya sa akin, huwag mong sabihing bata ka. Sinusugo kita, kaya't humayo ka. Ipahayag mo sa lahat ng aking iuutos sa iyo. Huwag mo silang katatakutan, pagkat ako'y sasa iyo at iingatan kita. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Pagkatapos, iniunat ng Panginoon ang kanyang bisig. Hinipo ang mga labi ko at sinabi, hayan, ibinibigay ko sa iyo ang dapat mong sabihin. Ibinibigay ko rin sa iyo ngayon ang kapangyarihan sa mga bansa't mga kaharian. Sila'y bunutin at ibagsak, lipulin at iwasak, ibangon at itatag ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pulpa sa pagkasilang, ikaw na ang inaasahan. Sa pulpa sa pagkasilang, ikaw na ang inaasahan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pababayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Sa pulpa sa pagkasilang, ikaw na ang inasahan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama o Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Sa pulpa sa pagkasilang, ikaw na ang inasahan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inaasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw, puon, pupurihin araw-araw. Sa pulpa sa pagkasilang, ikaw na ang inasahan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon sinasambit ang gawa mo hinangaan. Sa pulpa sa pagkasilang, ikaw na ang inasahan.
Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, hindi ninyo nakita si Hesukristo, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan ng salita. Sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Tungkol sa kaligtasang ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang humula sa kaloob na itong nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila ng paunang ipahayag sa kanila ang hirap na titiisin ni Kristo at ang parangal na tatamuhin niya. Nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila ay kapakinabangan ninyo at hindi sa kanila. Ang mga katotohanan ito ay narinig ninyo ngayon sa mga tagapangaral na mabuting balita ng Diyos. Nagsalita sila sa inyo sa kapangyarihan ng Espiritu Santong sinugo sa kanila buhat sa langit. Ang mga katotohanan ito'y pinananabikang maunawaan maging ng mga anghel sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote ng pangalay Zacarias sa pangkat ni Abias at mula rin sa lipi ni Aaron ang kaniyang asawang si Elizabeth, kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kahit pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsunog ng kamanyang, samantalang nagkakatipon naman sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidla ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dinig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mahauna siya sa Panginoon, taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon,
ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of Lazalette Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Sasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Amen? Hindi ko po alam kung napapansin ninyo na ang pagdiriwang ng simbahan ng kapistahan, usually, ng bawat santo o santa ay itinatakda sa araw hindi ng kanyang birthday, kundi ang kanyang kamatayan. Sapagkat para sa simbahan, mas mahalaga nga naman yan. Yung kamatayan kasi, ang kanyang nagiging kapakanakan naman sa kalangitan. Kaya, ganyan ang pangkaraniwan. Gayon pa man, merong dalawang santo, bukod tangi, ipinagdiriwang ng simbahan, hindi lang ang kanilang kamatayan, kundi pati ang kanilang kapanganakan. Si Mama Mary, alam natin yan, September 8. At si St. John, June 24. Ngayon ay Vigil Mass, bisperas ng Misa, para sa kapistahan ng kapanganakan niya. Ang tanong ay, bakit sila lang? Ang tanong ko naman, bakit? Gusto niya pa bang dagdagan? Eh, isipin po ninyo, sa dinami-dami na lang ating mga kapistahan, ang ipinagdiriwang pa lang natin ay ang kamatayan ng mga santo o santa ng simbahan. Kung isasama pa natin ang birthday ng mga yan, eh baka puro na lang kapistahan ang mangyari sa atin? Puro na lamang nobena? Puro na lamang prosesyon? Pag naman, sabi ko nga minsan, ang kailangan natin ngayon ay hindi karagdagang debosyon ni kapistahan, kundi ang mas malalim na relasyon sa Panginoon. Amen? Yang nagtatribe ang diborsyo sa isang katolikong bansa, yung maraming naboboto at nahalal na mga politiko, nakorap naman talaga. Yung napakalaki ng agwat ng mayaman at mahirap sa bansang ito, patunay yon na hindi nagiging tulay ang mga debosyon para sa isang mas malalim na relasyon sa Panginoon. Ang kailangan natin ay ang malalim na relasyon sa Panginoon. Balik tayo sa rason. Ano nga bang dahilan kung bakit si Mary at si St. John lang? Marami pong dahilan. Pero ang isa sa pinakadahilan ay ang kanilang pagiging close, pagiging malapit kay Kristo sa maraming aspeto. Obviously, magkadugo sila. And not just that, magkahugpong ang role nila sa kaligtasan ng tao. Siyempre, ang kaligtasan ng tao ay galing lang kay Kristo, pero may mga nakikooperate dito. And foremost of them ay si Mary at si John. Mary being the mother of Jesus. And she bore Jesus not just in her womb, but also in her heart. And John being the forerunner of Jesus. Kung si Kristo ang sinasabi nating salitang naging tao, si San Juan ang naging tinig nito. Si Jesus ang the Word. Si St. John ang the voice of the Word. Tinig na sumisigaw sa ilang. So, sa maraming dahilan, yan po ang isa sa pinakamalaking dahilan. Yung pagiging malapit nila kay Kristo. Kung bakit pati ang kanilang birthday o kapanganakan ay ating ipinagdiwa. Hindi kaya ito rin ang dapat na maging malaking dahilan upang maging happy talaga ang bawat pagdiriwang ng ating kaarawan. Hindi handa, hindi bisita, hindi regalo, ni hindi ang mataas na nating edad na naaabot habang healthy pa tayo. Hindi ito, hindi ang mga ito, kundi ang ating pagiging malapit kay Kristo. Koneksyon kay Kristo. Relasyon kay Kristo. Nakalulungkot na hindi tayo masyadong particular dito. Pansin mo yan. Halimbawa, may nagbe-birthday. Nag-birthday ng bongga. Magpapasalamat yung may birthday. Ang isa sa madalas sabihin ng mga taong ganito ay, may cry-cry pa. Wala na akong mahihiling pa. Wala na akong mahihiling pa. Tapos i-enumerate niya yung mga blessings niya. Maganda ang buhay niya, ang kabuhayan, masaya ang pamilya, buong pamilya.
Mahaba ang buhay niya, maganda ang kalusugan niya, malayo na narating nila, lalo't higit ang mga anak niya, pati kaapu-apuhan niya. Ayan. Pero walang babanggitin tungkol sa kanyang relasyon sa Panginoon. Eh minsan, di ba, umaaten ka pa niyan, di ba? Inimbita ka, kaya umatad ka. Pero alam mo, masungit yan. Alam mo, buisit yan. Di ba? Tapos sasabihin niya, wala na akong mahiling pa. Parang gusto mong sabihin, sa banda, eh impacta ka pa. I'm sorry ha, don't get it wrong. Walang masamang maging kontento sa buhay. Pero sigurado ako, sinasabi ng Bible, wala tayong karapatang maging kontento sa buhay kung hindi pa tayo malapit kay Kristo. Kung ating buhay ay hindi pa malapit o pattern sa kanyang buhay. Yung sinasabi ni St. Paul, hindi na ako, kundi si Kristo nang nabubuhay sa aking pagkatao. Yung hindi na madali sa iyo ang magkasala, yung magkasala ka man, hindi ka na komportable. Yung nakasusunod ka na sa kanya, kahit mahirap sa iyo, nakasusunod ka na, nakapagpapatawad ka na, nakapagbibigay ka na, nakapag-a-adjust ka na, matured ka na, masumuunlad ka na. Spiritually. Ganun sana. Eh, hindi. Yung iba sa inyo, magwi-wish pa. Sa may birthday, sana matagpuan mo na yung daman, jowa, asawa, alam mo na, sana dumami pa pera mo. Diba? Parang ganun. Tapos, minsan, lalong-lalo yung mga kabataan, be yourself, express yourself, girl. Go. Kahit ano pa sabihin ng iba, wag mong isipin, diba? Ha? Ganun ba? Ano, asan yun sa Biblia? Ang sinasabi sa Biblia, hindi yung magpahaba tayo ng buhay, magpasaya tayo sa buhay, hindi yung magparami ng pera, magpasikat, hindi yon. Ang sinasabi sa Biblia, Matthew 5:4-8, maging ganap ka tulad ng iyong amang nasa langit. Maging ganap. Anong ganap? Ganap as in kompleto. Kompleto sa kabutihan. Hindi yung tumutulong ka nga sa mga nangangailangan, kurap ka naman. Hindi yung nagsisimba ka nga, pero buisit ka naman. Hindi yung good provider ka nga, pero cheater ka naman. Hindi yung magaling ka nga, matalino ka nga anak, pero sumasagot ka naman. Hindi yung tumutulong ka nga sa mga kapatid mo, pero nanununtun ka naman. Hindi yung nagpapautang ka nga, pero 5-6 naman, 5-7 pa kuminsan. Hindi yung pinatawad mo nga, pero hindi mo naman gustong makita. Kibuin mo pa ba? Parang ang sabi sa 2 Timothy 2:21, ang taong umiiwas sa kasalanan ay mas nagagamit ng Diyos sa mas marami pang kabutihan. Ito yung tao na sinasagat ang kanyang kabutihan. Tulad ni St. John, no wonder ang sabi dito, umiiwas siya sa pag-inom, sa anumang inumin na kalalasing. Ang sabi pa sa Bible, he lived a consecrated life. That is why John brought joy to God and to everyone. Imagine yung sayang maibibigay mo kung sasagarin mo, kung gaganapin mo, kung kukompletuhin mo ang kabutihan mo. Imagine yung magiging saya, hindi lang ng asawa mo, kundi lalo na maging ng mga anak mo. Alam nila good provider ka, pero yung minamahal mo, yung nanay nila, good provider ka na, faithful ka pa, mas masaya ang pamilya. Eh kung minsan sasabihin pa natin, hindi talaga binibigay ng Diyos ang lahat. Anong hindi bibigay ng Diyos ang lahat? Pwedeng ibigay ng Diyos ang lahat? Pwedeng good provider na, faithful pa, edi masayang masaya, hindi lang masaya. Sagadin natin ang ating kabutihan para mas magamit tayo ng Panginoon sa mas maraming kabutihan. Umiwas tayo sa kasalanan. Huwag lang tayong gumawa ng kabutihan, umiwas din tayo sa kasalanan. Huwag lang din tayong umiwas sa kasalanan, gumawa din tayo ng kabutihan. Pagtambalin natin yan. Kompletohin natin, ganapin natin ang ginagawa nating kabutihan. Consequently, kung babasahin nyo naman yung konteksto ng Matthew 5:48, be perfect as your heavenly Father is perfect, you will realize that it was given by God in the context of forgiveness. So doon daw tayo mas nagiging ganap kapag tayo nagpapatawad. Amen? O di ba parang ayaw nyo? Kasi nga mahirap. Pero doon tayo nasasagad. Doon tayo mas nagiging ganap. Kaya mahirap. Kasi sinasagad mo eh. Ini-stretch mo yung pagiging mabuti mo eh. At ang ultimate test, magpatawad. Doon tayo mas nagiging mabuti. Doon tayo mas napapalapit sa Panginoon natin. And if I may add, doon mas nagiging happy. Hindi lang ang birthday, kundi ang pang-araw-araw na buhay natin. Ma-share ko sa inyo, yung gabi, bago ang birthday ko, umuwi ako sa amin. Gabi, bago ang birthday ko, sumama ang loob ko sa isang tao.
Natulog ako, masama ang loob ko sa kanya. Kung sino man yon, chismoso. Basta natulog ako, masama ang loob ko sa kanya. Pagising ko, birthday ko. Sa loob-loob ko, sinabing ko to. Titisin ko siya, birthday ko eh. Di ba? May karapatan yata, birthday ko eh. Di ba lang nagsosorry pa eh. Pero pagising ko, honestly, lumuhod agad ako, nagpray agad ako, at ang isa sa bunga ng panalangin ko, hindi ko sasayangin at hindi ko sisirain ang araw kong ito dahil sa tampo ko. So ang ginawa ko, pumunta agad ako dun sa tao. Tinabihan ko agad. Niyakap ko agad. Uy, nanunod siya. Baka hindi niya alam, nagtampo talaga ako sa kanya. Eh di masaya na kami. Masaya na agad ang pamilya. Di ba? Bakit mo ididepende sa iba ang kaligayahan mo? Kailangan mag-sorry muna siya. Paano pag hindi nag-sorry? Kailangan magbago muna siya. Paano pag hindi nagbago? Paano kung hindi siya karapat-dapat? So nakadepende sa kanya? Yung kaligayahan mo? Masaya naman ako, Father. Masaya ka, may galit ka, may tambo ka. San banda? Kung po pwede mo namang ibigay ang kapatawaran kahit hindi pa niya hiningi, ipagpasa Diyos mo na lang. In that way, nakaw! Sinasabi ko po sa inyo, again, mas nasasagad ang kabutihan natin. Mas natutulad tayo sa Panginoon natin. Mas nagiging dakila tayo, hindi lang sa mata ng kapwa natin, kundi lalong-lalo na sa mata ng Diyos. Di ba, sabi ng Panginoon, kayo'y nagiging tunay na mga anak ng Diyos. Kung kayo'y nagpapatawad, lahat tayo anak ng Diyos. Pero kailan tayo mas nagiging tunay na anak ng Diyos? Kapag tayo nagpapatawad. We'll be great in the eyes of God. At hindi lang tayo will be great in the eyes of God, we'll also be great in the eyes of men. Ang sabi dito patungkol kay John, marami ang panunumbalikin niya sa Diyos. O sige, magtanim ka ng galit. Worse, maghiganti ka. O, sino napanumbalik mo sa Diyos? Napanumbalik mo sa Diyos yung kaaway mo, yung nakasakit sa iyo, yung tiniis mo? At ikaw, napalapit ka sa Diyos? Pareho kayong hindi. Eh, yung nagpatawad ka, yung mas naging mabuti ka pa. I mean, mas naging mabuti kasi kahit may masamang ginawa sa iyo, naging mabuti ka pa rin sa kanya, hinangad mo pa rin yung kabutihan. Kahit na hindi na maibalik yung dati niyong pagkasama, oh, napanumbalik mo siya sa Diyos. Kasi mas makukonsensya siya kung sa halip ng masamang ginawa niya, mabuti pa rin ang ipinakita mo sa kanya. At mas na matatanghal ka sa mata ng iba. Halimbawa, yung asawa mo, niloko ka, di man maibalik yung dati. Pero ginagalang mo pa rin siya, hindi mo siya ginantihan. Mabuti ka pa rin sa kanya. Mas dadakilain ka ng mga anak mo, maniwala ka. Si mama, kahit ginanon ni papa, mabait pa rin si mama kay papa. Mas matatanghal ka, hindi lang sa mata ng Diyos, kundi sa mata ng tao, maniwala ka. Meron akong nabasa minsan, ang sabi doon, ang buhay ngayon, pasayahan. Pasayahan? Saan mo nakita sa Bible yan? Depende. Anong kasayahan yon? Gagawin mo kung ano gusto mo? Magwawalwal ka? Basta masaya ka? Ano man ang sabihin ng iba? Ganun ba? Ang buhay hindi pasayahan lang. Ang buhay, palaliman ng kahulugan. At nagkakaroon ng kahulugan ng buhay kung ang ginagawa natin upang maging masaya tayo, hindi ang ating gusto, kundi ang gusto para sa atin ng poong may kapal. Yun ang kasiyahan ni John. At yun ang kasiyahan ng ating Panginoon habang siya'y nakabayubay sa krus. Kaya nga ang sabi niya, naganap na. Kumpletong-kumpleto. Naganap ang kabutihan. Naganap hindi ang kalooban niya, kundi ang kalooban ng Ama. Doon tayo, mas magiging masaya. Ito sana mga kapatid ang ating ipagdasal sa ating banal na pagdiriwang, realizing that sa araw-araw ng ating buhay, hindi lang sa tuwing tayo nagdiriwang nakaarawan, tayo ay literal na lumalapit sa Diyos. Lumalapit tayo sa kamatayan. Lumalapit tayo ultimately sa Diyos. Sana araw-araw, palapit din ng palapit ang ating buhay, pabuti rin ng pabuti ang ating buhay sa kalooban ng Diyos, katulad ni Jesus. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa.
walang imposible sa kanya. Kung ako'y magtatapat, sa kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samu ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samu ko. Sapagkat anak niya, kung ako'y magtatapat, sa kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samu ko. Pikit natin ang ating mga mata, Panginoon, tulungan mo kong maging mas malapit sa iyo. Tulungan mo kong matalikuran na once and for all ang mga kasalanan kong naglalayo sa akin sa iyo. Yung galit o tampo na inaalagaan ko sa puso ko, pati yung inggit na nasa kalooban ko. Tulungan mo kong isurrender ang lahat sa iyong mga kamay, lahat sa aking buhay. Tulungan mo ko, Panginoon, na sumunod sa kalooban mo kahit nahihirapan ako, dahil alam ko, yun ang magbibigay ng kahulugan sa buhay ko. Matagal ko nang ako ang nagpapatakbo ng buhay kong ito. At marami na akong nagawang mali dahil dito. Hallelujah! Tulungan mo kong isurrender ito sa iyo. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo dahil mahal ka ng Diyos. Kaya gusto niyang sumunod ka sa kaniya sapagkat ang hand niya ay kabutihan mo lang talaga. Hindi ka pwedeng magkamali kapag sumunod ka sa kaniya. Maaring matagal, maaring mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Mas magiging malaya ka kung susunod ka sa kaniya. Hindi ka magiging alipin ng katawan mo, ng galit mo, ng mga ambisyon mo. Magpaalipin ka kay Kristo. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos na mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Lumalangin tayo sa Panginoon at sa bawat panalangin. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway palakasin ng banal na espiritu sa pagpapahayag ng mensahe ng kaligtasan hanggang sa dulo ng mundo. Manalangin tayo sa Panginoon.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway maging kasangkapan ng katotohanan at katarungan, at akayi ng kanilang mamamayan sa daan ng kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway makarating kung saan tayo inaakay ng ating pananampalataya patungo sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dukha at nagdurusa, naway magkaroon ng bagong pag-asa sa pangako ng kaluwalhatian ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kasalanan ng mga yumaong tapat sa Panginoon, naway alisin ng kordero. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, sa tulong ni San Juan Bautista, kahabagan mo po kami at dinggin ang aming mga panalangin. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Pag-aalay. Sa lupa
Tayo pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan ngayong ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ni San Juan Bautista upang aming mapangatawanan sa aming ginagawang paglilingkod ang ginaganap namin ngayong paghahandog. Sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Dinadakila namin ang pagdatalaga sa pinili mong sa kanya'y manguna, ang tagapagbinyag na si San Juan Bautista. Sa lahat ng isinilang siya iyong tinangi at sa ligaya ng marami siya'y naging sanhi. Bago pa siya iliwal, kanya nang ikinagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa tanang propeta is siya lamang ang naghayag na narito na ang korderong sa lahat ay magliligtas. Siya pa rin ang tagapagbinyag na gumanap sa nagpabanal sa tubig at nagutos magbinyag na tapat niyang pinanindigan kahit dugo niya'y dumanak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng pampuri sa'yo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, na puno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan, inagpalaga pa rin ito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para po sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, nawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ng hapunan, nawa kaniyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa puso at pagkabuhay, kami tinubos mong tunay. Oo, Jesus, naming mahal, iligtas mo kami. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. E sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo,
at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating iyuko ang ating ulo at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalat, ang ina ng Diyos, isanuse ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapasa sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo niyo po noon, sinasabi niyo rin po sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mo pong aming pananampalataya, huwag pong aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, lalo na sa aming pamilya, anuman ang aming maging problema. Ayon sa iyong kalooban,
Kasamang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumayin niyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Espiritu. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
sa bawat sandali. Ako'y nasa iyo, tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo sa piging ng kordero ay dumadalangin na ang iyong sambayanang nagagalak sa pagsilang ni San Juan Bautista ay kumilala nawa sa ipinangaral niyang darating na gumanap ng aming panibagong pagsilang si Jesucristo na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Marami pong salamat sa inyong pagtangkilik, sa inyong mga tulong, sa mga nagpapadala pa rin ng tulong through our GCash and bank account, sa pagtangkilik nyo sa ating souvenir shops, sa alkansya, sa mga nag-aalay po ng alkansya. Maraming salamat sa pagtangkilik nyo sa 3 nails na crown, sa mga t-shirts niyan at sa mga jacket. May jacket din po tayo ngayon tag-ulan. Marami pong salamat at gayon din sa pag-share ninyo ng ating mga videos. Malaking tulong po, dito po natin kinukuha ang pang-maintenance natin, pang-kuryente natin, simbahan. Lalong-lalo na ang mga pinangtutustos po natin para makatulong tayo sa iba, nagpapagawa po tayo ng mga kapilya. Salamat po sa inyo talaga. Maraming salamat po. I suggest sa mga nagsimba ngayon, tingnan nyo rin po yung misa kanina na 9:30 a.m. kasi iba po yung homily noon. Sana pakinggan nyo rin po, baka sakaling may mensahe rin sa inyo ang Panginoon sa homily. Iba po yung homily ko kanina sa anong maga. Yeah, sana tingnan nyo rin po sa
Page Reverend Father Joseph Fidel Rao. Salamat po sa inyong suporta. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Magpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Ang pag-ibig